Honda Civic FD para sa mga gusto maglagay ng gauge ng oil pressure at oil temp, kasi medyo sikip yung oil filter ng FD. Ayan, makikita nyo. So, ang gagawin namin is maglagay kami ng oil relocator. Ito yun. Bale, itong isang to, ilalagay namin dito. So, kung makikita nyo, no, may dalawang hose, may dalawa siyang lusutan ng hose. So, ang trabaho nito is i-relocate yung oil filter, ano. So, pagbagsak nun lang is dito, itong dalawang anong to, ibabato niya dun sa oil cooler. So, pagpunta sa oil cooler, ibabato naman niya dun sa oil filter na sa ibabaw, then ibabalik dito. Kaya dalawa yan. Meron tong in at out. Ayan. So, i-explain ko sa inyo pag nakakabit na. Medyo mahirap lang i-explain nyo kasi item pa lang yung nakikita natin. Ito yung pang-relocate. Ito yung mismong pinaglipatan ng oil filter. Ito. Ayan. Kasi maglalagay kami ng oil cooler dito. Dito. Sa pweston to. Video ako pag mga nakamount na. And bago namin lagyan ng mga fittings. Ayan. So, ayan. Makabit na namin yung oil cooler niya. Dito. Dito namin siya nilagay dito kasi maluwag. So, ito yung hose. Suwatin muna namin kung saan siya papasok. Then yung oil filter relocator, dito namin siya kinabit. Yan, makikita nyo. Yan. So, ito yung magiging oil filter niya ngayon, nasa ibabaw. Then, sa ilalim yung mga hose. Yan, makikita nyo. Yan. So, mamaya, pakikita ko kung paano ang linya ang gagawin namin. So, extension po is, ayun. So, ito. Nakabit na namin yung mga hose. Makikita nyo. Ito yung oil relocator. Yan. So, kinabit namin siya dyan. Tapos, itong hose na to, papunta sa dito, sa oil cooler. Yan, makikita nyo. Yung isa, dun sa oil filter. Sa ibabaw. Mamaya, i-video ko dun sa ibabaw. So, ganito may itsura niya. Ito yung dalawang feed line niya. Yan. So, maraming tatanong, ano ba ang trabaho ng oil cooler? Ang trabaho ng oil cooler is para hindi uminit ng masyado yung langis ng sasakyan. Siyempre, pag mainit, di ba, medyo nabagal na performance. Pag medyo malamig ang langis ng sasakyan, nabilis ang takbo ng sasakyan kasi hindi siya nag-over yung super hot ng oil. So, yan. Ayan yung setup namin, yan. Laking tulong to, lalo na sa mga long drive. Yan. Para hindi masyado uminit yung langis natin. Yan. May pakikita ko yung nasa ibabaw. Yan. Ibaba mo nga yung sakyan para makita yung sa ibabaw. Try namin yung baba. So, naggamit kami yung oil, line separator, yan. Para hindi sila magkadikit, yan. May awang sila. Okay, baba mo. Yan, baba natin yung sakyan. Ito yung oil drain plug, oh. Pag puno na yung, pag gusto niya i-drain yung oil cooler niya. Ayan. So, ito yung, oh. Yan. Yung oil filter natin. Bali, pag mag-change oil, dito na siya magpapalit ng oil filter sa ibabaw. So, ito. Yung dalawang linya, yan. Yan. So, ito. Ang pasok nung sa paglabas ng exit ng oil feed niya doon, dito siya punang pupunta. Pagkapunta dito, mapifilter, then bababa, papunta sa oil cooler. So, pag lumamig na, babalik niya ulit doon sa makina. Yan. Ngayon po ang trabaho ng oil filter relocator. Tsaka, may makapagsaksak na kami ng oil temp dito sa likod. Yan, dito. Itong butas na to. So kasi pagka dun sa ilalim di makapagsaksak ng mga sensor, yan, makapagsaksak namin dito. Nakabit namin yung gauge mamaya. Yan. Ito, nakabit na namin yung oil cooler relocation. Ito. I-start up na namin siya para makita kung may mga leak. Wala naman kami nakita. So, successful yung project. Yan. So, kinabit na rin namin yung bumper. Ayan yung oil cooler niya. Ayan.
alin na sa baba yung mga hose.